Huwag talaga. Pero kung may magandang dinulot, ano itong isang pamilya sa hapunan? Oo. Okay, ang magandang na idudulot nito sa akin, yung pag kumakain kami, ngayon, okay, for what, 8 years, 10 years, almost every day ang trabaho ko. As in, ultimo Sunday nga nakukuha pa minsan. Tapos ang wish ko is, sana makasama ko sila ng lunch, ng dinner, nangyayari Sunday. Minsan, meron ding time na talagang wala sila. Pero ngayon, lunch, pagkagising ko, ano sila, lunch, kasama ko, dinner, di ba, day? Kasama ko. So, yun yung mga winish ko noon na nangyari ngayon sa gitna ng pandemya. Kahit negative yung nangyayari ngayon sa atin, sa buhay natin, nakakalungkot. Maraming positibong dumadating. Meron din. Yes. Like, okay, nakakasama ko yung mga anak ko. Nagkakausap kami sa mga future nila. Nagkakausap kami mag-asawa kung ano yung gusto namin, ano yung gusto natin pagtanda. Nalulutuan mo sila. Nalulutuan ko sila at nalulutuan naman talaga lagi. Yes, before. At hindi. Ito nakakagulat. Si Ria nilulutuan kami. Si Arjo, si Jella, si Chavi, yung bunso. Tapos si Arjo bilang nagte-text, "Mom, where are you? Luto ako ng dinner." Alam mo yung ganon. So, kami ngayon ang siniservisyohan ng mga anak namin. Merong dad, try nyo to, may dessert. Yun yung mga konting bagay na positibong nangyari sa buhay natin. Napakasarap nun. Diba? Ang ganda. Oh, ang sarap-sarap nun. Pero asan yung dessert na yun? Tsaka meron akong gusto ha. Ito talaga. Yes, na-close ang simbahan. Hindi tayo nakakapag-mass. Pero nakakatuwa kasi mula nung nasa hospital bed ako, yung nagka-COVID ako, yung father-in-law ko, yung mother-in-law ko, nagkausap lahat talaga, nag-usap ang buong pamilya na kailangan kaming mag-rosary. I love every it. 6:30 ng gabi. By Zoom? Mula no March kami nagka-COVID ng husband ko, April hanggang ngayon, nagro-rosary kami. Yun, ito yung magandang nangyari na hindi namin ginawa noon. Uh-oh. And looking forward kami lagi. Tuwing araw na parang, oh, may rosary na kasi doon kami nag-uusap. Doon kami nagkukulitan. So, yun yung mga bagay na hindi namin nagawa noon. At yun ang nagpagaling din sa inyong dalawa. Oh, of course, yung dasal. At saka yes. Isa na nga, Ma'am Shisilv, isa sa mga bonggang nangyari talaga sa'yo aside sa iyong family, nakapag-banding kayo, naging mahigpit ang relasyon niyo sa Panginoon, is yung nakatanggap ka ng awards during lockdown. Isipin mo, nakatanggap ka ng pinakapasadong actress sa 22nd Gawad Pasado Awards. Amazing, yes. Naman ito, Ate Zil. Oo, diba? Parang, ang negatibo ngayon, pero meron at hindi iaalaw ng Diyos eh, na puro negative, diba? Like, ito nga, Pasado Awards, nanalo ako, diba? Tapos, meron din akong nasalihan sa ibang bansa, pero hindi nga lang ako makapunta. Alam mo yun. International yes. Awards. Oo. Dapat dalawang beses ako pumunta ako sa Rome tsaka isa pa sa Spain para lumaban yung Jesus. Pero hindi nangyari. Pero diba, pasalamat ako kasi ganun. Wow, sa gitna ng pandemya. Diba? Marami talaga. Marami. Actually, kahit yung simplest things, yung walang may sakit sa family. I mean, dahil kayo kasi, diba? Blessing na talaga tsaka, yun. Ngayon, naisip ko ha, pinag-usapan lang namin to ng mag-asawa. Sabi ko sa kanya, alam mo yung gusto ko nilang bumalik. Ito bumalik talaga sa akin. Itong during pandemic, lockdown na. Gusto kong bumalik sa probinsyang buhay. Kaya ngayon, nag-MSCQ tayo, dun ako lagi sa Batangas. Ngayon? Oo, dun ako. Tapos nag-isip ako, kasawa ko, bili tayo ng ganito, konting maliit lang na lupa na magtatanim ako ng gulay na which is dati ginagawa ko yun ng bata. Na narealize ko ngayon, like, di ba, ang dami kasi nagko-complain na walang makain. Totoo naman talaga yun. Kaya yung mga tao din lumalabas dahil gusto mabuhay. Di ba? Sabihin man nating bawal lumabas, pero meron talagang kailangan lumabas. Dahil kung nasa bahay kami, wala kaming makain, walang ganun. Di ba, patay kami, pag lumabas kami, may virus, saan kami pupunta? Naiintindihan ko po yun. Pero ngayon, naisip ko na parang, like sa pamilya ko sa Mindanao, ginagawa ko sila, magtanim kayo ng gulay, mga talong, okra, ganun.
Kasi nakakatulong yun. Di, tsaka nakakatuwa na may mga ganun-ganun. Yung napakahambol talaga natin si Ed, yung maliit lang na kuwan. Pero alam mo, good na alam talaga. Alam mo na yun. At this time, sana makabisita naman kami dyan. Bekeneman. Like, na-miss ko ngayon yung magtatanim ng gulay, yung alam kong, kasi like pag nagluluto ako, o kailangan ko ng mint. Wala. Pag po tumakbo sa grocery, walang mint. So parang sabi ko, bakit hindi ko nalang bumili ng mint? Yung herbs, di ba mga ganun? Yes. Tapos yun, ginagawa ko. So pag nagluluto ako, pumipitas na lang ako. I love it. Yun yung natutunan ko ngayon. Yun yung binalikan ko. Yung, kaya diba? Mo yan, Dai, kasi nagluluto ka and then talaga nung kabataan naman, nagtatanim tayo, di ba? Yung parang kasama yun sa school. Eh. Garden, yeah. Garden, yung garden, diba? Bed. Oo, yung garden bed yun. Na tawag. Hawak-hawak natin yung polo. Tapos yung mga kamatis, yung umaakyat na. Yeah. Yun yung na-miss ko. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid ko, ngayon na wala tayong trabaho lahat, magtanim kayo. Mm-hmm. Maswerte kayo dyan sa probinsya kasi meron kayong lupa. Bahay ko kasi wala akong lupa eh. Puro sementado eh. Correct.